Mahilig ka bang mag-post sa Facebook, Twitter at Instagram? No! Ano-ano naman kaya ang iyong mga pinopost? Everyday routine? Pagpaparinig sa iyong mga kaaway? O achievements? Well, what if sabihin ko sa iyo na may mga taong kriminal ang nahuli dahil lamang sa pagpo-post o paggamit ng kanilang social media accounts? Noong March 2012 sa Jenkins, Kentucky, ang 20-year-old na si Michael Baker ay pinagtripan ang sasakyan ng pulis. Kumuha ng gas can at nagnakaw ng gasolina gamit ang hose. Kinuhanan pa siya ng litrato ng kanyang girlfriend na si Joanne Sendelin na tila proud pa ito sa kanilang ginawa. Di pa sila nakontento at pinost pa ito sa Facebook na may caption na "Don't mind if I do, LOL." Kumalat nga ang kanyang post di lang sa mga kaibigan at pamilya, kundi nakita rin ito ng mga kapulisan. Inaresto si Baker at kinasuhan ng theft by unlawful taking. Nagpaliwanag naman si Baker sa local media na wala silang nakuhang gasolina sa sasakyan at ang kanilang ginawa ay isa lamang joke. Nakatayo lamang daw sila doon at naisip na nakakatawa sigurong kumuha ng litrato na tila kukuha ng gasolina sa sasakyan. Pahayag naman ni Joanne na kung sila man daw ay nagnakaw ng gas, di umano nila ipopost sa Facebook. At sorry, pero yun ay isa lamang joke. Di naman sang-ayon ng pulisya sa kanilang palusot at sinabing kung kaya nilang magnakaw sa pulis ay kaya rin nila itong gawin sa iba. Doon nga'y ikinulong ng isang gabi si Baker at pagkalabas niya ay nagpost pa ito sa Facebook na nakalaya na raw siya. Update yarn, si Kevin Gaines Jr. ng Dillon, Florida ay wanted na noong November 2019. Ang 20-year-old na binatang ito ay may mga kasong possession firearm by a delinquent, grand theft auto, criminal mischief at no valid driver's license. Itinuturing rin siyang mapanganib at armado. Pagkatapos ng halos isang buwan na pagtatago mula sa mga otoridad, ay nagpa siya itong mag-live sa Instagram noong December 26. What? Ang di niya alam ay natunto ng mga kapulisan ang sasakyan na kanyang ninakaw na nakapark sa isang bahay sa Beresford Avenue, Dillon. Habang masayang nagla-live si Gaines, ay di niya namalayan na ang mga kapulisan ay malapit lang sa bahay na kanilang tinutuluyan. Nanonood sa kanyang live upang ikumpirma kung siya nga ba ang nasa live video. Dave, get to the house. He just shut his live off and said the cops are here. Nang nakumpirma, ay pinuntahan agad ng mga pulis. You can tell them to either come on out or we're gonna write a search warrant. We'll go in and get them. Yeah, he was on a live video and as soon as he saw the blue lights, he shut the live video off and they said, man, hurry up cuz they're here. Sumuko naman si Gaines sa mga otoridad at nakitaan ang tatlong baril sa loob ng bahay at ang isa ay nasa ilalim ng sasakyan. Life pa more! Noong June 2012, ang British man at 21-year-old na si Michael Roos ay nilitis dahil sa kasong assault. Inakusahan itong umatake umano sa ama ng kanyang kaibigan gamit ang baseball bat at baton. Nag-plead siya ng not guilty at di man lang nakitaan ng pag-aalala kung ano man ang hatol sa kanya. Katunayan, habang patuloy ang paglilitis, kumbinsido itong hindi siya guilty at pinost pa ito sa kanyang Facebook gamit ang peking pangalan na Michael Miles. Sinabi niya, "Nearly time to leave from Crown and see the stuck-up judge." Ngunit sa di inaasahang pagkakataon, nang muling nagpost ng update si Roos at sinabing another week at court. Isa sa kanyang mga kaibigan ang nagkomento at tinanong ang tungkol sa kanyang kaso. Agad naman itong nagreply at sinabing tila malulusutan raw niya ito. Anim na tao ang nag-like sa kanyang post pero ang di niya alam, isa sa mga kaibigan niya sa Facebook ang nagprinta ng ebidensya at ibinigay sa mga prosecutors. Walang magawa si Roos kundi nag-plead na ito ng guilty sa kanyang kaso. Sinabi naman ni presiding judge na si Ian Person kay Roos, "You pleaded guilty partway through the trial only because you were stupid enough to put on Facebook what amounted to a full confession." Sinintensyahan si Roos ng 46 weeks na pagkabilanggo sa kasong assault. Pagkatapos ng pangyayari, sinabi ng abogado ni Roos na kailangan ng binata ang tulong para sa kanyang thinking skills. Emotional damage! Ang 29-year-old na si Orlando Henderson ay nagsimulang magtrabaho sa Wells Fargo sa Charlotte, North Carolina noong April 2019. Ngunit noong December 2019 din ay inaresto siya sa San Diego sa paghihinalang siya ang nagnakaw ng $90,000 sa isang bangko pagkatapos nitong mag-post sa social media. Sa dalawang buwan pa lang daw nitong pagtatrabaho sa kumpanya ay sinimulan na niyang gamitin ang kanyang access sa bangko para makapagnakaw ng pera mula sa mga depositors.
Nagsimula siyang magnakaw ng maliit na halaga hanggang sa lumaki na ito. July 15, 2019, kinuha niya ang perang nagkakahalaga ng $13,450 mula sa vault. Hindi lang pala pagnanakaw ang ginagawa ni Henderson, kundi ang pamimeke ng dokumento sa bangko, peking deposit tickets, at paggawa ng mga false entries. Bagamat maingat niyang itinatago ang kanyang mga illegal na transactions, ay ibang usapan na pagdating sa social media. Sa kanyang social media account kasi, ay pinagmamalaki niya ang pagkakaroon ng limpak-limpak na pera. Makalipas ang buwan ng summer ng taong 2019, ay nag-upload pa ito ng napakaraming pera at sasakyan na Mercedes-Benz na kakakuha lang niya sa halagang $20,000 as down payment. Dahil dito, ay nahikayat ang mga investigador at inaresto rin si Henderson. Sinampahan siya ng financial institution fraud, 19 counts of theft, embezzlement, misapplication, at 12 counts of making false entries. October 2015, isang residente ng Florida na si Whitney Bial ang nagmaneho ng lasing habang pauwi ng bahay. Nag-live pa ito gamit ang Periscope na app. Isinalaysay pa sa kanyang live video na siya ay lasing habang nagmamaneho ng sasakyan at tila may kasabay pang hamon kung siya ba ay makakuha ng DUI o driving under the influence. If you're not new, I'm driving home drunk. Let's see if I get a DUI. In the USA, people, let's see if I get a DUI. I don't think I will. Nagulat pa ito dahil 57 katao ang nanood sa kanyang live video. 57 people? Oh my God! I didn't know I'd get this many people. I am super drunk in the USA and the light is red, I promise. Pero maya-maya rin ay napagtanto niyang di maganda ang kanyang ginawa. It's not cool. Driving drunk is not cool. Ilan sa mga nakapanood ng kanyang video ay tumawag sa 911 para i-report ang pangyayari. At dali-dali naman natunto ng mga kapulisan si Whitney. Inaresto siya at sumuka pa ito sa likurang bahagi ng sasakyan. Nag-plead ng no contest to a charge of driving under the influence si Whitney at nasentensyahan noong February 2016 ng 12 months of probation, evaluation of alcohol and treatment, pagkumpiska ng kanyang sasakyan sa loob ng 10 days, at pagsususpende ng kanyang lisensya sa loob ng 6 months. Ang Butler County, Ohio Sheriff's Office noong March 2015 ay nag-post sa Facebook tungkol sa isang wanted person na nagngangalang Andrew Dale Marcum. May mga warrant nang naghihintay sa kanya sa kasong assault, abduction at burglary. Nang makita ng mga tao ang kanyang pagkomento gamit pa mismo ang personal account ay nagulat ang mga ito. Ang sinabi niya sa post, "I ain't tripping. Half of them don't even know me." Di na nagdalawang isip ang mga kapulisan na mag-reply sa kanya ng, "If you could stop by the sheriff's office, that would be great. Hey, it doesn't hurt to ask." Maging ang ibang kapulisan ay nagkomento na rin at sinabing, "Please stay in Butler County." Di rin nagpahuli ang Butler County Sheriff na si Richard K. Jones na nag-tweet at nag-post ng picture ng kulungan na may caption na, "Hey Andrew Marcum, we've got your room ready." Nag-viral ang thread na ito sa social media at di nagtagal ay sumuko na rin si Marcum sa mga otoridad. Nag-update rin ang Butler County Sheriff's Office at inanunsyo na si Andrew Dale Marcum ay mawawala muna sa Facebook dahil walang access ng social media sa kulungan. Nagpasalamat pa ang mga otoridad sa mga social media platforms dahil dun nahuli nila ang kriminal. Ang magkaibigang Melina Roberge at Isabel Lagis ay sumakay ng isang cruise ship na MSC Princess para sa 7-week vacation noong taong 2016. Naglayag sila mula Britain to Ireland, US, Bermuda, Colombia, Panama, Ecuador, Peru, Chile at Australia. Nang makarating sila ng Sydney noong August 28, ay nadiskubre ng mga police dogs ang 35 kilos of cocaine na inilagay sa kanilang maleta at iba pang droga na nakumpiska nila sa loob ng ship. Nagkakahalaga ng $16 million ang kanilang nakumpiska na bawal na gamot. Sinabihan umano si Roberge na isang mayamang Canadian na magbakasyon. Ang taong ito ay tinawag niyang Sugar Daddy. Una silang nagkakilala ng Sugar Daddy niya noong 2015 habang nagtatrabaho bilang escort nito. Inoferan siya ng free vacation noong May 2016 at binigyan pa siya ng allowance. Isinama ni Roberge si Isabel sa bakasyon bilang kasabwat. Ang trabaho lamang daw nila ay magpakulong
i-prosecute sa social media at alisin ang duda ng mga otoridad sa kanila laban sa drug smuggling na siyang main purpose ng kanilang bakasyon. Inakala ni Roberge na kaunti lang na droga ang kanilang isa-smuggle kaya napapayag siya sa offer ng sugar daddy. Dahil na rin sa oportunidad na makapag-travel at perang inalok sa kanya. Dahil dyan, panay ang post ni Roberge sa Instagram ng magagarang litrato niya sa pagbabakasyon. Lumabas sa Australian tabloid ang identity ng dalawang babae at tinawag silang cocaine babes. April 2018, sinentensyahan si Roberge ng pagkakakulong ng 8 years sa kasong smuggling attempt. Sila Gaze naman ay sinentensyahan ng 7 and a half years. Pero bago pa man sila i-deport, ay ikukulong muna sila ng 4 years and 9 months sa Australia. Ang mastermind na 65-year-old Canadian smuggler at sugar daddy na si Andrew Tamin ay sisentensyahan din ng 8 years imprisonment. Ano kaya ang unang gagawin ng isang magnanakaw pagkatapos gawin ng krimen? Noong November 2019, isang grupo ng mga kabataan ang nagnakaw ng luxury car sa Leeds, England. Ibinahagi at pinagmalaki nila ito sa kanilang Instagram account kasama ang ebidensya na ginawa nila. Ginawa nila ang Instagram account na Mr. Dingers para dun i-post ang lahat ng kanilang illegal na gawain at tinatagong mabuti ang kanilang mga identities kahit na sila ay nagpo-post publicly. Rob the boss flight. Burglars from the ends. So what about little legends. Oh no, 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 no. Ang 21-year-old na si Frankie Oldwork ay ibinahagi ang larawan nung siya ay nagnakaw ng sasakyan na Audi A6 na nagkakahalaga ng $85,000 at makikita sa larawan na tinakpan pa ng emoji ang kanyang mukha. Sina James Holroyd at Bryn Carey ay gayon din ang pinost na litrato at ibinahagi pa ang video noong January 2020 na kanila itong minamaneho. Nag-viral ang video na umabot ng 30,000 views. Ang West Yorkshire Police ay ilang buwan na palang nag-iimbestiga sa mga car theft na naganap sa lugar. Nang makita sa CCTV ang pagtapon ng yosi ni Allworth, ay ginamit ito ng mga otoridad para sa DNA testing. Di nagtagal, nabuksan ang kaso noong February 2020 at nasa custody na ng pulis ang mga suspect. Nakita ng mga kapulisan ang original picture at klarong mukha ni Allworth nung panahon ng pagnakaw ng sasakyang Audi. Lahat ng kanilang nagawang krimen ay nasa kanilang cellphone, kung kaya't mahirap ng patunayan na sila ay inosente. Inako naman nila ang kanilang ginawa at kinasuhan ng theft at burglary ng korte. Sinentensyahan si Allwork ng 4 years and 6 months imprisonment, si Holroyd ay 34 months, at si Carey naman ay 32 months. Okay. Noong May 2015, ang 23-year-old na si Dominic Antonio Alfonseca ay ninakawan ng isang bangko sa Virginia Beach. Pinuntahan niya ang nasabing establishment at binigyan niya ng note ang teller na naglalaman ng demand para bigyan siya ng cash at siya ay aalis na kaagad. Kung sa ibang magnanakaw, ay okay na sila matapos matagumpay na makakuha ng pera. Aba, ibahin niyo si Antonio. Tapos lang ang 20 minutes mula lang siya ay nagnakaw, pinost niya sa kanyang Instagram account ang mga videos at litrato na kanyang krimen kasama na rin ang note. Ayon kay Alfonseca, ay gusto lamang daw niya na malaman ng mga pulis na wala siyang baril at upang ibahagi na rin daw ang kanyang ginawa. 30 minutes ang nakalipas matapos ang matagumpay na pagnanakaw ni Alfonseca ay inaresto siya ng mga kapulisan at nakita sa kanya ang isang gym bag na puno ng pera. Katuwiran pa niya ay hindi naman daw yun pagnanakaw dahil nakiusap umano siya ng mabuti sa teller. Robbery is demanding, going and demanding something and taking the money or whatever like that. I didn't do that. Ang galing! Ang galing! Ganun pa man, ay sinentensyahan siya noong 2016 nang may pagkabilanggo ng 2 years and 11 months. Bago tayo magpatuloy, ilike mo muna ang video ito. Baka makalimutan mo eh. Mag-subscribe ka na rin para friends na tayo. Okay. Ang inang si Rashia Wilson at 27-year-old ay nagnakaw ng $20 million sa IRS. Taong 2010, napansin ng mga otoridad ng Tampa ang pagbaba ng bilang ng kaso sa bawal na gamot. Kaya't naghinala ang mga otoridad na iba ang pinagkikitaan ng mga kriminal doon. Inabot ng 2 years bago na-discovery ang kanilang illegal na gawain. Ito ay tax fraud.
gumagamit ang mga scammers ng mga nakaw na security numbers para gawin ang fraudulent tax returns. Imbis na manahimik na lang si Wilson, pagkatapos ng kanyang illegal na gawain, ay pinili niyang ipakita sa publiko ang karangyaan meron sila. Pinost pa niya sa Facebook ang hawak nitong pera at inakong sangkot siya sa isang scam. Nadiskubre ng mga otoridad ang mga mamahaling designer items at unusual number of cameras sa kanyang bahay sa Waimauma, Florida. Nag-plead naman ng guilty si Wilson sa kasong wire fraud at aggravated identity theft. Nung siya ay nililitis, sinabi ni Wilson na nahack umano ang kanyang Facebook at di niya ginawa ang pagmamayabang sa kung anong meron sila. Pero di pa rin nakalusot si Wilson at sinentensyahan ng 20 years imprisonment noong 2013 at kailangan niya magbayad ng $3.1 million para isauli ang kanyang perang ninakaw. Nang siya ay nag-appeal noong 2014, ay ganun pa rin ang term na sentensya sa kanya. Sa mga mahilig mag-post dyan sa social media, ay isiping mabuti kung ito ba ay ikapapahamak mo, mapakriminal ka man o hindi. Ika nga, think before you click. Hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyong panonood.